What's up guys? Welcome back. So ngayon naman i-guide ko kayo kung paano pumili ng sneakers na bibili nyo sa STEPN. First step is kailangan ready na yung inyong STEPN app. Kung wala pa kayong STEPN app, mag-download na kayo sa Google Play Store o sa Apple App Store. And then kumuha kayo ng activation code sa Discord. Kasi pag wala tayong activation code, hindi tayo makakapasok sa application dito sa app. So need yun talaga. So paano pumili ng sneakers? Punta lang kayo sa market. Ito. Click mo lang yan, shopping cart na yan. Tapos ito, filter. Yan. Sneakers. Click mo lang yan. Kasi yan, mayroong apat na klase ng sapatos. Walker, jogger, runner, and trainer. So, sa walker muna, tingnan natin. Ang kailangan na speed mo dyan is 1 to 6 kilometers per hour yung paglalakad mo. Then, sa jogger naman is 4 to 10 kilometers per hour. Dapat nandun yung speed mo sa paglalakad para kumita ka. Then sa runner naman is nasa 8 to 20 kilometers per hour yung speed for you to earn. Ganun po. Sa trainer po, ito yung from walker to runner, nandun siya lahat. Yung speed na kailangan mo rito is 1 to 20 kilometers per hour. Yan. Pero siya rin yung pinakamahal. Yan, 1 to 20 kilometers. Kasi, nasa kanya lahat yung yung katangian itong tatlo. So, parang ganun. So, magka-focus muna tayo sa depende pala sa inyo kung yung goal nyo sa paggamit ng app. Kung light walker lang kayo, sa walker lang tayo. Tapos kung gusto nyo tumakbo, kaya fast walking sa jogger. Pero kung athlete talaga ka at runner, dito ka sa runner shoes. Kasi dito, mas malaki ng konti yung bigay ng ng reward sa runner kumpara sa jogger. And mas malaki yung bigay ng jogger kumpara sa walker. Pero depende pa rin sa stats ng sapatos. Yun yung iyan natin mamaya. Yun yung ituturo ko sa inyo mamaya. One piece of advice lang, kung hindi ka talaga atleta, hindi ka runner, huwag kang bibili ng runner shoes. Kasi sinasabi ko sa'yo, nakakahingal. Grabe. So, dito tayo sa jogger. Ito rin kasi yung binili ko yung ginamit ko. So, jogger. So, kung bago ka lang naman, ito, huwag mo natang pansinin yung level, yung shoe mint. Malalaman mo rin yung pag ginagamit mo na yung sapatos mo. So, confirm. Ayan. Ito yung mga jogger shoes. Floor price niya ngayon is 13.49 sol. So, almost 13.5. So, para makita natin stats, click mo lang yung sapatos. Ayan. Ito yung attributes or stats, kumbaga. Ang hahanapin mong attributes is, ito lang importante. Pag newbie ka, yung efficiency and resilience. Yan lang. Diyan ka mag-focus sa dalawa na yan. Kailangan yung resilience at efficiency, pag pinag-plus mo sila, ang total niya is 10 or above. Yun yung maganda. Or kung hindi ka ng budget, at least basta yung pinakamalapit sa 10, pag pinag-plus mo yung efficiency at resilience. Gaya na to, efficiency niya is 4.4. Plus, resilience niya is 2.8. Plus 2.8 equals 7.2 yung total niya. So, medyo malayo sa 10. So, ang hahanapin mo yung 10. Or malapit sa 10. Pero kung kaya ng budget, 10 mo or above. So, tingin natin to. Pangit din. Hindi rin goods.
Di rin goods. Bakit ba efficiency at resilience yung hinahanap natin? Kasi yung efficiency, yung stats na yan, siya yung nag-dictate kung gaano karaming GST yung kayang makuha ng sapatos mo. Dun mo gabis yung earning mo. Yung resilience naman, siya yung ano, dyan mag-base kung gaano ka mahal yung cost ng pag-repair ng shoes mo every time nagagamitin mo siya. Kasi kada pagkatapos natin gamitin yung shoes, kailangan natin i-repair. O ganun po siya. Pag bubaba yung resilience, mataas yung repair cost. Kung mababa naman yung efficiency mo, mababa yung earning. So ganun. Kailangan pag pinagpas mo sila, nasa 10. Hanap tayo, perfect example. Pag nakaganyan ito naman, may nakita kayong ganito. Ano yan? Na-plus na kasi nung seller yung stats, yung attributes. So, pindutin nyo lang itong base para makita nyo yung base stats. Sa base stats kayo titingin na, huwag dito sa may mga naka-add na, yung green line, yung green na yan. Huwag yan, base stats pa rin. Pangit, 1.6 lang, tsaka 3. Yung kanyang efficiency and resilience. So, hanap pa tayo. Tiyagaan lang talaga. Isa-isahin mo talaga yan. Pamahal na ng pamahal. Sa 13.7 na tayo. Basta guys, pag di kaya ng budget, ano lang. Basta yung pinakamalapit sa atin yung piliin nyo, efficiency and resilience. Hanap-hanap lang. Wala pa din na. So, ito na lang yung gawin natin example. Medyo good ito. Efficiency, 5.9. Resilience, 3.8. So, pag-add natin. 5.9 plus 3.8 equals 9.7 yung total niya. So, ito yung pinakamalapit sa 10. And ang price niya is 13.8 sol. So, ganun guys, ganun yung pagpili nung inyong sapatos na bibilin. Pakita ko lang yung sapatos ko. Ito yung sa akin. Level 9 na ito, pinalevel ko kasi. So, yung level, discuss natin sa susunod na video. Pinutin mo lang yung base para makita yung base stats. 4.6 yung ano ko. Efficiency plus 7.2 yung resilience with a total of 11.8. So, lagpas pa siya sa 10. So, sobrang goods nun. Pag may nakita kayong ganyan na stats sa market, yun yung kunin nyo. Basta, ano, 10 or malapit sa 10, goods yun. Huwag lang yung malayo kasi may earnings pa rin naman kaya lang mas matagal lang yung ROI nyo. Yun lang naman yun. Pero kikita pa rin naman kahit anong bilhin nyo dun sa mga sapatos na yun. Kasi every time na ipapalevel nyo yan, magkakaroon kayo ng points. Yung points na yan, click mo yung points. Ayan na, pwede mo dagdagan yung efficiency, luck, comfort, resilience, pwede mo yung dagdagan. So, ganun lang naman siya, guys. So, yun lang guys, inyong ano, tamang pagpili ng stats sa inyong first shoe or sneaker bilang newbie. Pagsimula dito sa STEPN. So, yun lang. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.